Muling bubuhayin ang pagoda sa ilog ng Bocaue sa Bulacan mahigit 2 dekada na matapos ang malagim na trahedya na ikinamatay ng mahigit 200 katao. May nusugo si GMA News Stringer Romel Ramos. Romel? Para makararang 21 taon matapos ang pagoda tragedy kung saan nasa mahigit 270 katao ang namatay, ay ngayon lamang ulit lalaot ang malaking pagoda sa ilog ng Bocaue, Bulacan. Ngunit sa pagkakataong ito, pagsusuotin na ng life vest ang mga sasamang diboto sa isasagawang pagoda sa darating na ika-6 ng Hulyo. Nasa 250 life vest ang inihanda para sa mga diboto na sasama sa pagoda bilang safety measure. Ngayong umaga ay sinasagawa na ang blessing at pasinayan ng pagoda ng Mahanapuang San Pakul sa ilog ng barangay poblasyon. Ayon kay Ruben Mercado, ang pangulo ng kapistahan, matapos ang pagoda tragedy noong 1993, ay tila tumumag daw ang pag-inegosyo sa kanilang bayan kaya't muli nilang binuhay ang malaking pagoda batay na rin sa kahilingan ng mga residente. Samantalang buhol sa isang malaking pagoda ay mahigit 40 bangka pa ang kasama sa muling pagbuhay ng pagoda sa Bocaue. Kara? Yes, Romel, kung hindi ako nagkakamali, nangyari itong pagoda tragedy dyan sa Bocaue, Bulacan dahil overcrowded, dahil sobrang dami ng mga pasahero na sumakay dito sa bangka. Dito nga dito sa pagoda. Ngayon, Romel, ano ang safety measures nila bukod dun sa life vest na yan? Kasi kahit naman pagsuotin mo ng life vest ang lahat, kung sadyang napakarami, eh lulubog at lulubog talaga yung pagoda na yan. Ilan lang ang pahihintulutan nila na makasakay dyan sa pagoda at paano nila i-ensure na talagang hindi magkakaroon ulit ng overcrowding doon? Okay, ang kapasidad ng ginawang pagoda for this year ay 300 katao. Pero nasa 250 katao lang yung kanilang papasakayin para maiwasan yung nangyari noong 1993. Maraming salamat sa iyo, GMA News Stringer Romel Ramos.